po kay Secretary Menardo Guevara ng Department of Justice na bumuo po ng task force para po imbestigahan ang mga anomalya dito sa PhilHealth. Sang-ayon po sa memorandum ng aking ang ating presidente, nakaka-issue lang ngayon lang po, kinakailangan po bumuo ng task force na kabibilangan po ng Ombudsman, ng Commission on Audit, ng Civil Service Commission, ng Office of the Executive Secretary, kasama na po sa Yusek Kitain at iba pong ahensya pa gaya ng PACC para po mag-imbestiga, maglitis, mag-suspend, mag-conduct ng lifestyle check at ipakulong ang lahat ng magnanakaw dyan sa PhilHealth. Dati-rati po, paulit-ulit nag-iimbestiga ang Kamara at ang Senado, wala pong nangyayari kasi wala pong kapangyarihan ng preventive suspension. Ngayon po, ang imbestigasyon na ito, kasama na po ang preventive suspension. So mga kababayan, huwag po kayong mag-alala, nakinig po ang ating presidente at umakto, bagamat wala pa pong mapapatunayan sa lalong mabilis na panahon, meron naman pong preventive suspension na mapangalagaan ang kaban ng PhilHealth. Secretary, dun lang po, since you mentioned that we had this breaking news that the President is ordering a task force to investigate the anomalies in PhilHealth, we presume nakarating na po kay Pangulo itong mga allegation and revelation sa Senate hearing about PhilHealth. We're interested to know, Secretary, ano po yung naging initial na reaction ng Pangulo? Is he surprised or is this something that the President is learning just now or something that he somehow knows already in the past, sir? From the wordings po of the memorandum, mukhang exasperated na po ang presidente, no? Kasi napakadami na pong imbestigasyon na ginawa ng Kamara at ng Senado dito sa PhilHealth, pero wala pa rin po nangyayari dyan sa PhilHealth. Kaya minabuti na niya na itong sa memorandum niya, binigyan niya ng kapangyarihan, hindi lamang para mag-imbestiga, hindi lang para maglitis, kundi para mag-impose ng preventive suspension doon sa lahat ng mga inaimbestiga sa PhilHealth, no? Hindi pa po kasi nangyayari ito, at habang nananatili po dyan yung mga iniimbestigahan, meron din silang mga pagkakataon na pakialaman ng mga ebidensya, itago mga ebidensya kung hindi ito sirain, no? So tingin ko, as a lawyer, si Presidente is exasperated. Gusto na niyang matigil talaga itong korupsyon sa PhilHealth, at gusto na niya na talagang mengipin itong task force na binuo niya. At pansinin niyo po, ang composition po nito, hindi lamang po si Department of Justice Secretary Maynard Guevara na mamumuno nito. Kasama na rin po dito ang Office of the Ombudsman, ang Commission, yung Commission on Audit, ang PACC, at yung tinalaga niyang USEC ng Office of the Special Assistant to the President na si Yusek Kitain ay kasama rin po sa investigasyon nito. So, this is not an ordinary investigation. They will, in fact, exercise the power of preventive suspension and lifestyle check. So, ang mensahe po sa mga buhaya ng PhilHealth, tapos na po ang maliligayang araw nyo dyan. Goodbye. There's this kasama po natin si Yusek Verhere. So kung meron po tayong katanungan kay Yusek Verhere, ha, nandyan po siya. Sir, so we're expecting heads to roll. And at the same time, sir, sabay-sabay ko na sa mga question about PhilHealth po, no. There's this common sentiment na bakit daw po ganito yung situation, na sentiment na like for example na pabalita in the past few months na may nakulong dahil sa pagnanakaw ng dalawang data ng launch and meet. And kapag small time na magnanakaw, grabe daw po yung parusa and panghihiyang dinaranas. Samantala, yung mga big time na nagnanakaw, let's say corrupt officials, parang dementis mukhang nag-ini-enjoy lang po nila yung buhay and they seem to get away with what they're doing. How does the palace wish to respond to this? And at the same time, sir, ano po yung plano ng government dun sa allegation na posible yung mabankrupt yung PhilHealth by next year? Well, una-una, I don't think that's a fair statement, no? Early on sa administrasyon ni Presidente, ang una-una niyang tinanggal ay yung aktibo sa kanyang kampanya, no, na naging kalihim ng Department of Interior and Local Government. Tinanggal din niya yung kanyang opisyal na tagapagsalita noong kampanya, no, sa National Irrigation Administration.
Napakadami ko na pong sinabi na tinanggal. Meron siyang tinanggal sa SSS. Nagalit pa sa akin yung tinanggal niya sa SSS. Akala nila ako lang nagsasalita. Gaya ng sinasabi ni General Morales na I don't speak for the President. No? So marami na po yung mga opisyales dahil ang pangako naman po ng Presidente, zero tolerance sa korupsyon. Kaya nga po ulitin ko, nung dinidispute ako ng mga PhilHealth na wala raw akong authority na magsalita para sa Presidente, ito na po ang patunay. Nagkakaisa po kami ni Presidente bilang kanyang tagapagsalita, zero tolerance to corruption. Huwag po kayong magkakamali. So that's not a fair question, I think, dahil hindi po natotolerate ni Presidente ang corruption. Pag nakakarating sa kanya, sibak, sibak, sibak. At napakadami ko na pong na-anunsyo na sibak. Ang feeling ko po, executioner na ako ng mga taong gobyerno, taga-anunsyo na kung sino na naman ang sisibakin. And I will be delighted to announce in due course kung sinong sususpindihin at sino ang sisibakin sa PhilHealth. That would be the most delightful experience in my career as presidential spokesperson. Pangalawa po, yung tanong ninyo ay ano yung tanong na pangalawa, Trish? Sorry, carried away ako dun sa una mong tanong, ha? Yes, sir. How does the palace wish to respond sa allegation na posibleng mabankrupt daw po yung PhilHealth in the next? Ano po yung magiging natin to avoid this po? Well, okay, bilang pangunahing otor po sa mababang kapulungan ng universal healthcare, hindi po mangyayari yan. Eventually, PhilHealth is guaranteed by government. Kung hindi po sapat, gobyerno po talaga ang magdadagdag ng budget sa PhilHealth galing po sa kaban ng taong bayan. Bagamat kinakailangan po natin dyan sa PhilHealth, mga taong mangangalaga ng mabuti ng pera ng kaban ng bayan, lalong-lalo na yung kontribusyon ng mga miyembro niya at yung mga subsidy na ibinibigay ng national government. Hindi po natin papayagan mabangkarote ang PhilHealth kahit ano po ang mangyari. Garbled, hindi namin marinig, Trish. Folks, may please go to Yusek Verhere. Yusek Verhere, question is for you. Sir. Hi ma'am, good afternoon po. Ma'am, follow-up lang po kanina dun sa press conference ng DOH. Yung dun po sa ating code na gagawin, ilang tao po or ilang Filipinos yung target po natin ma-check for symptoms under MECQ? And dun lang po siguro sa medyo finer details. Literally, ma'am, tama po ba mga ngatok magbahay itong ating mga health teams po to find out kung sino po itong mga symptomatic cases po? Yes, thank you for that question, Trish, no, para mas maliwanag sa lahat. Hindi tayo nagta-target ng tao because hindi pa nga natin alam kung sino sa kanila yung may symptoms, sino sa kanila yung exposed. What we are targeting are the clusters of or areas with clustering of infection. At dito sa next 2 weeks, may na-identify na tayo na 10 barangay dito sa National Capital Region na pupuntahan ng ating code teams kasama ang ating National Task Force at saka ang ating secretary at iba pang gabinete, no, nakasama nila ibang member agencies ng IATF. Ang ating gagawin dito is, as we have said, we are adopting the Dharavi model in Mumbai, no, kung saan nagbahay-bahay sila, kumatok sila, nag-imbestiga sila or nag-ask sila ng questions. It's like we're tracing people who have symptoms in the barangay, what they are doing when they have symptoms, and also checking sino yung mga exposed, no? Hindi lang yung talaga may symptoms ang hahanapin natin, hahanapin din natin yung mga close contacts, itong mga exposed na to, para bigyan sila ng advice na kailangan isolated sila. We will also check the status, no, ng compliance na dito sa home quarantine na sinasabi natin. Kasi nga, we have observed that a lot of our positive individuals who are staying at home are not really compliant, no, with single bedroom, single CR, and no vulnerable population at home. Yan yung mga gagawin. And of course, we'll do extensive contact tracing and swabbing of those who are eligible to be swabbed pag pinuntahan dyan sa area. Yusek, and thank you, Secretary Roque. Salamat po. Now? Yusek Rocky. Okay, good afternoon, Secretary Roque. Ang first question, galing po kay
Arian Meres ng KNL. Opo ito. PhilHealth has the president spoken to General Morales regarding the alleged corruption. And ano daw po action ni President the PhilHealth corruption controversy? Pandemic na po, binuo ng presidente itong task force na ito na meron pong ngipin, no? Dahil meron siyang power to investigate, prosecute, suspend, and punish. Well, ang punish po siyempre matapos po magkaroon ng paglilitis sa hukuman. Secretary, kung nakausap daw ng presidente si General. Muta ng academic na po, ang presidente po ngayon ay mas concerned doon sa pangangalap ng katotohanan. At siguro po dahil ang ginawa na nga po niya ay isang legal remedy, eh wala na pong dahilan naman, no, kung para pakausapin si General Morales, no. General Morales and the rest of PhilHealth will be given their day in the task force. Their positions will be heard and all the evidence will be processed by this body composed of the DOJ Secretary, the Ombudsman, the COA, Civil Service Commission, PACC, and USEC Kitain.